Hi guys, I'm Joyce and welcome back to my channel. For today's video, gagawa tayo ng DIY cake. Gagamitin natin ang condensed obi flavor. Kung bago ka sa channel na ito, huwag mong kalimutan i-like, subscribe, and i-hit ang notification bell para updated ka sa panibagong video. Sa recipe na ito, kailangan lang natin ng 1/4 unsalted butter, melted, and then 3 egg mixed together. Mix until well combined. Kung lighting yellow na yung egg and butter natin, ilagay natin ang 1 can of obi flavor na kondensada and then i-mix lang natin lahat until well combined. Kung ganito na ang texture ng ating butter, mag-add tayo ng 1 teaspoon of vanilla extract. Mag-add tayo ng 1 3/4 cup all-purpose flour. Kailangan lang natin siya salain guys para hindi magbuo-buo ang ating flour pag i-mix na natin sa ating butter. And then i-add natin ang 1 teaspoon of baking powder and then salt 1/4 teaspoon. So as you can see guys, sa mga sa ating salaan may mga buo-buo, so huwag nyo nang isali yan at itapon nyo na yon. So halu-haluin lang yan hanggang magiging smooth and then well combined ang ating all ingredients. So, pag ganito na yung mixture natin, okay na yan siya. And then, sa ating baking pan, naglagay lang ako ng parchment paper. And then, ilagyan ko lang siya ng kalahati ng ating mixture. Pagkatapos natin ilagay ang ating mixture butter, itaktak lang natin siya ng 3 beses para iwas bubbles. And then, takpan lang natin siya ng aluminum foil para hindi pasukan ng tubig sa ating pag-steam. So, steam lang natin siya ng 45 to 50 minutes. So after 50 minutes, luto na yung obi cake natin. Gumamit tayo ng toothpick para i-test natin yung ating cake kung luto na. Kung wala na bang sumama na butter sa ating toothpick. So luto na siya guys. Patayin lang natin at palamigin lang natin ng ilang minuto. Pag malamig na hindi na mainit, i-transfer natin siya sa ating cooking rack para palamigin siya. While nagpalamig tayo sa ating obi cake, gagawa tayo ng whipping cream. So, gumamit ako ng all-purpose cream ng 1 pack.
I-mix lang natin siya o i-beat lang natin siya ng ilang minuto. Pag ganito na yung texture niya, mag-add tayo ng 2 tablespoons of icing sugar. Pwede din kayong gumamit ng white sugar or condensed. So any kind lang kung ano ang available sa inyong kitchen. Sa pag-add ng ating icing sugar, guys, magdepende yan kung gaano katamis ang gusto niyo. So i-ano niyo lang, kumbaga tansya-tansyahin niyo lang kung yung tamis niya. So, yung una kong in-add niyan, guys, 1 1/2 tablespoon. So, tinikman ko ulit pagkatapos kong i-mix. Hindi pa siya masyadong matamis sa akin. So, nag-add ulit ako ng 1 tablespoon ulit. And then, i-mix ko siya. Dapat yung whipping cream natin, guys, ganito yung texture. And then, ilagay lang natin siya sa piping bag, yung half. And then, yung half, pwede ninyo ilagay sa inyong ref. Mukonsume siya, guys, ng mga apat na araw lang na pwede nyo gamitin ulit. Maglagay lang tayo ng kaunting whipping cream sa ating board and then ilagay lang natin yung cake para dumikit siya. Lagyan lang natin ng syrup and then lagyan natin yung ating ginawang icing. And then kung may halaya kayo, guys, or ubi halaya, pwede nyong lagyan yan. And then ilagay lang natin yung cake na hati and then alagyan ulit ng ating cream. So, itong procedure na to, guys, kung sa ano lang is simple. Pero pag ako yung gumawa, guys, grabe yung struggle ko nito. Yung pag-cover lang ng cake, grabe yung struggle as in. So, kumbaga, struggle is real talaga. So, nagawa ko din naman. Nilagyan ko lang, kumbaga, simple design lang siya. Kumbaga, DIY lang siya, nagawa ko din. Simple design, nilagyan ko lang siya ng mga chichiburitsi sa taas para magiging maganda din siya tingnan. So, ito na yung ating DIY OB flavor cake, guys. So, I hope you like this video, guys. Don't forget to like, subscribe, and click the notification bell para updated ka sa panibagong video. Thank you for watching, guys. Bye!